Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung napanood nyo yung tutorial ko on how to become an effective social media manager. In this tutorial naman guys is kung paano tayo magdi-design ng ads na gamit lang yung cellphone natin. So guys, nagdi-design ako ng ads ko using Canva. Canva po yung ginamit ko na app. So ma-download nyo lang po yung app guys na Canva. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. So guys, pag nagde-design pala ako ng ad guys, kasi nga bago lang ako, hindi pa ako masyadong maraming karanasan, nire-refer ko lang yung mga designs ko guys dun sa mga known brands. So tinitingnan ko, hindi ko naman kinakopy, kinukunan ko lang ng idea. So take it from the expert guys. So tinitingnan ko yung mga known brands, tinitingnan ko yung mga page likes nila, kung paano nila ginawa yung ads nila, lalo lang yung mga catchy na mga guys, yung mga related din, yung mga katulad din ng product ni client ko. So guys, doon sa mga known brands guys, tinitingnan ko kung paano nila dinidesign yung ads nila, lalo na yung pag mga catchy ads na katulad ng product ni client. Parang tinitingnan ko kung ano yung paggawa nila ng design, tapos pinapa-improve ko ba yung designs ko guys. Kasi take it from the expert, lalo na pag first time mo pa, so mas maganda yung may reference ka. Hindi mo naman siya kinakopy, kinukunan mo lang siya ng idea. So guys, so download the app. It's called Canva. So ituturo ko na sa inyo kung paano gamitin ang Canva. So ngayon guys, da-download na natin ang app ng Canva. Pwede siyang sa Apple guys, pwede din siyang sa Android. Kaso ginamit ko kasi iPhone. So ito siya guys, ito yung ida-download nyo. Dahil na-download ko na to guys, eto na siya, so i-open na lang natin siya. You can sign up guys using your email ad. Ang kagandahan ni Canva guys ay meron na siyang template. Meron siyang template for Instagram post. Kung gusto nyong gumawa ng logo, meron din. Instagram story, video, your story. Pwede nga din gumawa kayo ng ano guys, ng mga YouTube thumbnail. Nandito siya guys. So may mga template na siya guys. So yung ituturo ko lang sa inyo kung paano gumawa ng design using Canva, kung paano gamitin yung mga features niya. Mostly yung ginagamit ko guys pag nagpo-post ako sa social media ng mga marketing ads, yung ginamit ko is Instagram post. Kasi yung Instagram post kasi nililink ko siya dun sa Facebook page ni client, tapos hindi ko na siya kailangang i-adjust. So guys, let's say eto. So guys, pag nag-click kayo, meron na siyang mga free template guys. So kung gusto nyong gamitin yung mga free template nila, pwede naman. Kaso guys, ako, gusto ko lang kasi yung ano, yung sarili kong kulay. Yung sarili, kasi tinitingnan ko din kasi yung kulay ng damit or nung kulay ng ano ni client bago ko siya dinidesign. Kaya gusto ko yung sarili kong kulay. Kaya guys, ito yung palagi kong ginagamit, blank lang siya. Tapos ako na yung pipili kung anong kulay na gusto ko dun sa ads ni client. So guys, so mag-upload tayo ngayon ng picture guys. So ako muna yung model ngayon guys. Actually guys, sa mga apparel na to, bigay to ni client sa akin. Pinadala niya, so imamarket ko na lang din siya guys. Baka kung gusto nyo bumili nito, you can visit the client site, client's website, nandun siya guys. Maganda siya guys, nagustuhan ko siya. Padala to sa akin ni client. So ito talaga siya guys sa site. Ito yung polo shirt niya. So lagay ko yan siya dyan, yung original na polo shirt ni client. Tapos yung hat. Okay. Tapos add pa tayo ng isa pang picture. Ito. Ito guys, kasi ano, ito yung hat na sinuot ko. Ganyan. Okay. Okay, gusto ko na siya guys. Tapos lagyan natin siya ng background. Gusto ko lang kasi sa mga background guys, mostly are bold colors lang. Ayoko kasi nung sobrang overwhelming na mga kulay. Gusto ko bold colors lang.
Tapos guys, maglalagay tayo kung saan natin ilalagay yung text natin. Meron ditong elements. Elements kung saan nyo gustong lagay yung mga pwedeng ganyan. Depende kung ano yung gusto nyo gamitin. Ako dito ito lang, simple lang. Parang box lang kung saan ko ilalagay yung text ng description ng product. Kulayan ko siya guys ng iba. Kulayan ko siya ng black. Kasi ayaw ko ng ganung kulay. Palitan ko yung kulay. Tapos mag-a-add tayo ng text guys. I-add natin ng text. Ito, i-add natin siya. Yung text. Add tayo dito. Ang pangalan ng ano natin guys, ng brand is the barbershop. Tapos guys, gusto ko siyang kulayan ng iba. Hindi siya naklaro kasi black siya. So ang kagandahan guys ni Canva, baka nagsasuggest siya ng mga kulay, lalo na pag ano yung picture na nilagay mo dyan. So ito yung gamitin ko na kulay para dyan. Kasi ito yung kulay ng ano oh, ng product. Tapos you can change guys the font styles. So ito gusto kong gamitin. Ayan, gusto kong gamitin. Ganyan, simple lang. Tapos add pa tayo ng text. Add tayo ng text, description ng ano. Gawin natin white, hindi siya klaro. Description ng product. Ano to? Embroidered. Ayan. Tapos, lagay pa tayo ng text. Lagay natin yung site ni client, guys. Kung saan siya pwedeng mabili. Mabibili siya, guys, sa www.shopgiftmerch.com. Kung gusto nyo bumili, pwede kayong dumalaw dun sa site ni client guys. Pwede kayong bumili ng mga apparel nila. Maganda yung mga apparel nila guys. Nagustuhan ko nung pinadalhan ako ni client. Kaya ako din yung model dyan kasi sayan guys. Ganyan. Okay. Tapos, gusto ko pang ilagay yung company ni client. Kaso guys, for client safety, hindi ko ilalagay kung ano pangalan ng company nila. So, yung ano, gawa-gawa na lang to na company ko, guys. Hindi talaga to yung company name ni client. Kasi for their safety, i-hide ko lang kung anong company nila. Ito yung pangalan ng company. Diyan ko ilalagay ko. Ganyan. Ganyan. Diba, simple lang siya. Tapos, pwede na siyang i-post sa Instagram ni client. So, depende guys kung paano nyo gawin yung ads nyo, kung paano nyo siya i-design. Nasa inyo na yan. So, ako ganito lang, simple lang. Hindi siya masyadong overwhelming yung kulay. Kayo guys, nasa inyo na kung paano nyo i-design. So, isi-save na natin siya guys. Ganyan. Ayan. So, masi-save na siya dyan guys sa camera roll nyo. So, pwede nyo na siyang i-upload either sa ano nyo, Instagram or kung saan nyo siya gustong i-upload. So, ito pala yung mga features, guys, ni Canva. Merong templates, upload, photos, ganyan, videos, folders, and more. So, madali lang naman gamitin si Canva, guys, kung sa cellphone pa, parang friendly user lang siya. Tsaka maganda yung quality ng photo guys dito sa Canva. Maganda yung pixels niya. So yun yung paggamit ng Canva guys. Pwede din kayo gumawa ng mga, actually guys, meron dito hindi lang ads. Kung gumawa kayo ng mga video nyo, kung gusto nyo mag-YouTube video, meron dito guys. So yun guys, this is how we use Canva in our making our ads. Hopefully na may matutunan kayo sa video na ito. So guys, that is how we make ads on Canva. So hopefully guys, nakatulong yung video na ito sa pag-start nyo bilang isang social media manager. Thank you for watching and see you on my next video.